Morning everyone. So, welcome back to my channel. So, today's video, ala, sobrang lakas ng ulan ngayon. Ito yung ano, bagyong Ulysses. And thankful na buti na lang day off ko today. So, papakita ko sa inyo guys yung mga ano ko, yung mga tanim namin, mga okra, mga tanim namin na ano, mga talong doon. Labinag yun na siya. Tignan nyo. Siya guys. As you can see, ayan dito. Sobrang ano, sobrang tumba-tumba na yung ano, yung mga tanim-tanim. Ayan, ayan siya. Ayan. Nakakatakot. Hindi siya actually masyadong makita kasi sobrang dark ng sliding door dito. Pero actually kung tititigan nyo, ayan, sobrang lakas ang hangin. Sobrang lakas ng ulan. I think signal number 3 daw dito sa ano part ng Calabarzon. Ayan, nagtumbahan na yung mga tanim-tanim dyan. Ayan. So, yun, gabi, nakakatakot yung bagyo na to. So, keep safe everyone. Hanggat maaari doon na tayo sa loob ng bahay. Then, mag-stock tayo ng mga ilang foods lang for a couple of days. Then, ready natin yung mga kandila. Charge yung mga dapat lahat i-charge. Hindi ko na-expect na talagang bubuhos talaga siya ng bonggang-bongga ngayon. So, kasi pagkagaling ko talaga ng trabaho, hindi ako dumidiretso. Ulan nga ng sinasabi ko sa mga previous vlog ko, hindi ako dumidiretso agad sa bahay ng nanay ko na saan nandun yung mga anak ko. So, dito ako ngayon mag-isa, dito ako nabutan ng bagyo. But anyway, dyan lang naman yun. Dyan lang naman yan sa kabilang, ano, mga ilang tumbling lang bahay na rin ng nanay ko. And then, for sure, pagkagantong mahangin, bumabagyo, feeling ko talagang hindi makakatulog yung panganay ko. Kasi sobrang, alam nyo naman, na i-share ko naman sa inyo na autism siya. Ayan yung mga hindi nila gusto. Like, feeling nila sa atin sa mga normal na reaction natin. Normal lang yung ganyang weather sa kanila. Napakalaking impact yan. Well, anyway, nakatulog siya ng maayos ngayon. Pero, lilipasin ko lang tong ulan-ulan na to. Then, shower ako. Tapos, puntahan ko na sila doon. So, ngayon, katatapos ko lang actually mag-dinner. Ito talaga yung oras ng dinner ko. I think, mga 2:30 a.m. Katatapos ko lang, tapos ay may pa nag-dessert lang ako ng onte. Ayan. So medyo nag-crave ako sa matamis. And then ayan, nandito lang ako mag-isa sa bahay. Kaya naisip ko mag-vlog for today. So ayan, share ko lang sa inyo ang mga ganap ko mamaya. Galing na ni Kuya. Hindi na siya iiyak. Weather ah! I hate weather! Iyak na si Kuya namin, no? Oh. Ang tagal-tagal matapos ng... Wala na araw! Wala. Babalik si araw. Hindi iiyak. Wala ka na ng paingit. Wala na eh. Ha? Ayaw paingit sa ulan. Huwag na iiyak sa ulan. Tabi ka na ng mami. Hindi, hug-hug na. Hug-hug! So, ayan. Hindi
naiyak si Kuya. Di ba, Kuya? You're so brave. Hindi ka naiyak, di ba? Alis na yung bagyo. Tapos, hindi na siya babalik. Hindi ka naiyak, ha? Mag-move night na lang tayo, ha? Okay? Naiyak. Natatakot siya kapag na-feeling niya. Masyadong malakas na yung ulan. Tapos, malakas na yung hangin. Kasi, ano, yung may napanood kasi siya. Anong movie yun. Tapos parang feeling niya, ganun yung mangyayari. Tapos pag nakakita niya ang ulan, sumahangin. So, sabi ko nga, ano bang palabas yung panapanood niya yun. Tapos simula noon, ayun, lagi niya ganun na lang iniisip niya. Well, anyway, ano naman, pinapaliwanag naman namin sa kanya. Tapos, kapag ano na siya, naawa lang kami talaga sa kanya. Kasi, minsan, ano, nakakatulog na lang siya sa sobrang takot niya. Niya, kasi parang feeling niya, ang dating sa kanya, ang lakas-lakas ng impact ng mga naririnig natin. Normally, yung simpleng sounds lang sa kanila kasi sa mga audience, malakas yung impact sa kanila. Sobrang nabibili sila. So, parang ganun. Kaya nakakaawalan talaga. Naiyak niya, ha? Okay?